Bata ini tra. So guys, yan na nga, pupunta tayo ng Landberg Falls ngayon. Halos 2 hours din yung biyahe natin. At nakarating na nga kami sa Landberg Falls. Nandiyan yung susi. Panakapag yun. Hi guys. Magsalita ka naman sa vlog mo. Naidana ako na lang lagi. Pumunta na rin kami sa baba. Medyo walang tao no pumunta kami, kaya okay lang siya. Usually maraming tao dito, lalo na sa summer, lalo na pag medyo bandang umaga ka pupunta. Ayan na nga yung asawa kong nag-iinaso, tsaka si Tita Tess. Ayan guys, para sa picture, nagpahirap. Pabalik ang hirap guys. Ayan, ayan, sige. Ayan, ang arthritis mong tita, umaakit pa sa bato. Maka-high-tick to siya pa to. Eh, kaya yung mga capture, sabi na Mimi na yung mukha ng Jenny. Mimi talaga ito, ha? At yan pa nga, parang mo siya, gusto So ayun na nga guys, paakyat na kami, pabalik na kami, tapos na kami ng picture. Opo, picture. Pwede. Kaso kailangan kaya nyo yung lamig. Ayaw na. Parang malik na siya dyan. Kahit na mainit na mainit ang panahon, malamig. Tingnan nyo naman guys, medyo challenging yung paakyat. Yung kayo! Yun na nga guys, after sa Landberg, pumunta na kami sa Prince of Wales. At yun na nga, dahil siniswerte tayo, nagsimula ang umulan. Ayun na nga po, kahit medyo umuulan, napunta pa rin kami sa Waterton Lake. So, yun, medyo minan na yung ulan as compared kanina yung nasa hotel kami sa Prince of Wales.
Siyempre, ang tita mo maghugas ng kamay sa lahat ng lake na pinuntahan namin, mga river falls. Kahit ano pa yan, basta may tubig, maghugas siya ng kamay. At this point, naghahanap na kami kung saan kami kakain kasi medyo gutom na kami, guys. Big Canadian burger, pure double beef burger, crispy chicken. Ano siya din ang kaya rin niya. Wala pala kalita. Kumasendo. Nalagay niya rin. Yun na nga guys, after kumain, nag-decide kami kumain to sa katabing ice cream shop. So yun, hindi masyado maraming tao kasi nga medyo maulam ngayon sa water tone. Pwede ka ang barya barya? Nga po ang barya. Diyan tayo lalabas dito.